there's no people here. Ajan Sani, Ajan B, thank you for the krapal. Thank you so much. Hapon ka. Thank you. No people. Thank you so much ka. Thank you, thank you. No people. Ayan. Nagsabi tayo kaso wala namang tao. So, ayan. Thank you. Anyway, thank you, Ajan Sunny, Ajan B. Kapun ka. Thank you so much. Hello! Ito ang mga kailangan natin sa pagluluto ng fried krapaw. Meron tayong kalahating kilo ng minced pork. Ayan, may pork tayo dyan. And next, kailangan din natin, of course, ng garlic o bawang. Meron din tayo dyan. And kailangan din natin ng pulang sibuyas or puting sibuyas, okay lang din. Pero mas okay ang red onion. Ayan, kailangan natin. Of course, kailangan din natin ng red and green Thai chili para mas masarap ang ating fried krapaw. And of course, hindi mawawala ang ating white sugar para pambalanse ng lasa kasi baka maalat or sobrang yun na. At kailangan din natin of course ng holy basil or Thai basil dito sa Thailand. Ayan. Ito yung kanilang Thai basil. Okay. Next, kailangan din natin ng oyster sauce. Ayan. Imbis na toyo, oyster sauce ang ilalagay natin. And kailangan din natin ng patis or fish sauce. Instead na asin, fish sauce ang ilalagay natin para mas malasa. So, ayan. Simulan na natin ang pagluluto. So, bago tayo magluto ng fried krapaw or stir fry minced pork, magluto muna tayo ng pritong itlog or fried egg. So, kasi dito, ang fried krapaw talaga ay pinapartnera nila ng pritong itlog. So, ayan. So, gagawin din natin yan. Papartneran din natin siya ng pritong itlog. Ayan. So, ito muna ang lutuin natin, pritong itlog. Ayan. So, nagpainit na ako ng mantika. Ayan. Kailangan din pala natin ng mantika sa pagluluto ng fried krapaw. Nalimutan kong i-mention ang mantika. So, ayan, magluluto na tayo ng pitong itlog. Ayan. So, nagka-crack na ako ng eggs dyan. Ayan, of course. Ayan. Ayan. Bakit hindi ko ba talaga ma-perfect ang aking ang pagluluto ng itlog? Lagi na lang basag yung pula. But anyway, okay na yan. So, basta kailangan lang natin ng
pritong itlog or fried egg. So, kahit basag yung kanyang pula, it's okay. Makakain pa rin naman natin yan. So, ayan. Lulutuin lang natin itong ating pritong itlog. Ayan. So, mas masarap yung toasted yung ating itlog. Yun ang gusto ko sa itlog, yung medyo sunog na yung mga side-side, especially yung white ng itlog, tapos medyo sunog siya. So, favorite na favorite ko yung ganong luto. So, ayan, magluto lang tayo. Ayan. Diyos ko, itlog na lang, hindi pa na perfect. Ano ba yan? Okay, so, luto lang tayo ng itlog. Ayan. So, after naman ito, isusunodin natin yung ating pad krapaw, lulutuin natin. So, same kawali din tayo magluluto at yung mantika, dadagdagan na lang natin. Ayan. So, ginamit ko yung mantika na pinirituhan natin ng itlog. So, dinagdagan ko na lang siya. So, same pan, same oil. Ayan. So, painit lang ulit natin ng konti yung ating oil. Ayan. So, ilagay na natin dito yung ating garlic or yung ating bawang. Ayan, nailagay na natin. Then, after nitong bawang, pwede na rin naman nating isunod yung ating garlic dyan. So, ayan, sinunod ko na rin yung garlic. Bunting together na sila dyan. Ayan. And, ayan, so may bawang at sibuyas na tayo. And, nilagay ko na rin pala yung ating red and green Thai chili. So, ayan. Halu-haluin lang natin hanggang maluto sila at lumabas yung pinaka-aroma ng ating tatlong ingredients na nandyan. Oh my God, guys. Kung nandito lang kayo, ang sakit sa ilong ng red and green chili. Masyadong matapang. Masakit siya sa ilong. So, ayan. So, halu-haluin lang natin hanggang maluto silang tatlo dyan. Papalabasin lang natin yung aroma nung sili, bawang, at sibuyas. So, ayan. Favorite na favorite ko tong part na to, yung mag-gisa-gisa. Ayan. So, mabango siya at the same time masakit din sa ilong gawa nung sili. Ayan. Ganun lang po ang pagluluto ng pad krapaw mo. Favorite na favorite ko itong Thai dish na to. Nung una akong dumating dito sa Thailand, ito agad yung una kong nagustuhan na kanilang Thai food. Pero, lagi kong nire-request na pet nitnoy or hindi masyadong maanghang. So, usually, isang sili lang ang nilalagay nila. Pinapalagay ko pag umu-order ako. So, ayan. Ilagay na natin ang ating minced pork. Ayan. Or yung ating pork giniling. So, ayan. Lulutuin lang natin ito ng mabuti. Ayan. Pisa-pisain natin. Ayan. Durugin natin para umalo sa giniling natin yung ating ingredients na bawang, sibuyas, at sili. So, ayan. Halu-haluin lang natin hanggang maluto yung ating giniling. Ayan. So, ayan. Super sarap nitong dish na to. Ewan ko, kumbaga sa Pinas, parang ang tawag dito, giniling. Or, anong tawag ba sa inyo yun? Yung giniling na may halong carrots and patatas. So, yun lang yung ating giniling ay may red sauce. But ito, wala. And, super anghang. Ayan. So, anyway, back to our dish. Cook lang ulit tayo. Lutuin lang natin yung yung karne. Ayan. So, super dali lang naman itong gawin. Ang dali-dali lang sundan. Okay? Kahit kayo, kayang-kaya nyo yan. So, ayan. Ating haluin. Ito lang yung matagal dito, yung paghalo, yung pagluluto natin ng nung giniling. Pero, okay lang yan. So, ayan. Haluin lang natin. So, totoo lang, ang hirap mag-voice over, mga lalabs. Pero, laban lang. Ayan. Tutuin lang natin yan. Ayan. Ayan. Malapit na. Maluluto na ang ating giniling. Ayan. Pero masakit talaga sa ilong yung amoy nung sili.
Kasi nga, super tapang. Napadami ata yung lagay ko ng sili. Ayan. So, malapit na siyang maluto. Ayan. Medyo iba na yung color niya compare kanina nung paglalagay natin. Kanina, medyo pula pa siya. Pero ngayon, iba na yung color niya. So, it means malapit na siyang maluto. So, haluin-haluin lang natin yan. Kailangan lutong-luto yung karne. Siyempre naman, mas maganda kung ang ating mga food natin ay talagang lutong-luto, di ba? So, ayan. Halo-halo. Ayan. So, dito, isusunod na natin or ilalagay na natin ang oyster sauce. Ayan. Imbis na toyo, oyster sauce ang nilagay natin para mas marinam na. May extra texture pag oyster sauce ang ating ilalagay. So, ayan, oyster sauce. Haluin lang natin para ma-absorb nung karne yung oyster sauce. So, halo-halo, bonding together. Ayan. So, ang bango-bango na. Ayan, oyster sauce. And next, and ayan na nga, parang kulang pa yung oyster sauce natin. So, nagdagdag pa ako dyan ng oyster sauce para kasing nakukulangan pa ako dun sa oyster sauce natin. And yung ating color parang medyo plain pa or hindi masyadong ma-brown yung ating karne. So, yung oyster sauce makakapagpadagdag din ng color para maging medyo brown yung ating karne o yung ating giniling. So, ayan. Nagdagdag tayo dyan ng oyster sauce, mga lalabs. So, ayan. So, halo-halo na naman again. Halo. Ayan. And next, after ng oyster sauce, ilalagay na natin ang ating fish sauce. Ayan. Or patis. Ayan. So, imbis na asin ang ilalagay natin, ay ang nilagay natin ay patis. Kasi yung patis, mas malasa siya kaysa sa asin. Ayan. So, medyo iba lang yung amoy niya, pero okay naman siya. Super sarap niyan dito sa ginagawa nating food. Ayan. So, patis. So, oyster sauce at patis ang ating inilagay na sa ating giniling. And then, para magbalanse yung lasa nito, syempre, lalagyan natin siya ng asukal. Ayan. So, later lalagyan natin ng sugar yan para mabalanse yung alat niya. Ayan. So, where is the sugar? Ayan. Asan ang sugar? Ang tagal. Ayan. So, ayan yung sugar natin. Lalagyan lang natin para mabalance. Ayan. Add ng sugar. Ayan. So, after malagay natin yung sugar, haluin ulit natin, of course, para mag-bonding together sila dyan. Ayan. So, ayan. Napakabango na, mga lalabs. Pero may konting sakit sa ilong lang gawa nung sili natin. Ayan. So, every time na umu-order ako nito sa mga resto dito or yung sa karinderiya dito, pag niluluto nila ito at naamoy ko yung sili, talaga nababahin ako sa super tapang ng sili. Nakakabahing talaga siya. At ang sakit sa ilong kasi sumusuot talaga sa ilong mo. Super antapang. Ayun. So, yun. Nasabi ko lang naman. Ayan. So, halo-halo ulit natin dyan. Ayan. Ang last natin ilalagay dyan ay ang ating gulay. Ayan. So, yung gulay natin na holy basil or krapaw. Parang krapaw ang tawag nila doon. So, ayan. Ininext na natin dito yung ating holy basil. Ayan. Or Thai basil. Ayan. Dati hindi ako kumakain itong Thai basil na to kasi super tapang nung pagkaano niya, nung lasa nung dahon. Yung aroma niya super tapang. Ayaw na ayaw ko talaga siya sa food dati. Inaalis ko siya pagkasama sa food na in-order ko. But now, gustong gusto ko na siya. So, ganun naman talaga tayo, diba? So, sa una, hindi talaga natin magugustuhan yung mga food kung nasaan man bansa tayo. Pero, habang tumatagal, nagugustuhan na rin natin at napag-aaralan natin silang kainin. So, ayan. Yun lang ang maganda, syempre. Kailangan mong explore. Kailangan mong mag-try ng mga food na hindi mo nakakain, na hindi mo nakasanayan.
Ayan. So, mas maganda yung nag-e-explore ka at nagtatry ka ng ibang food. Ayan. So, ayan, itong ating basil. So, madali lang namang maluto ito kasi dahon lang naman ito. So, hininaan ko na dyan yung apoy natin. Kasi ito ay maluluto na siya sa init naman yung dahon, yung basil natin. So, ayan, halo-haloin pa rin natin hanggang maluto yung basil naman. Kasi pag hindi luto yung basil na yan, iba ang lasa niya. Super may pait factor at super tapang nung amoy nung dahon. So, kailangan lutuin natin siya ng mabuti. Ayan. Hindi naman lutong-luto. Yung malanta lang natin yung dahon niya. So, ayan. Finished product. Ayan. Ito na ang ating finished product. So, ito na ang ating pad krapaw mu or stir fry minced pork with basil. So, ganito po talaga yan siniserve dito sa mga kainan dito na merong rice, pad krapaw, at sinasamahan nila ng fried egg. So, and meron din tayong additional na patis. Nilalagyan po nila yan ng patis para kung hindi ka pa satisfied sa lasa ng inyong pad krapaw or natatabangan pa kayo, pwede nyong lagyan ng additional na patis or may extra chili din sila kung mas gusto nyo pa yung intense na spiciness ng inyong pad krapaw mo. So, ito na po ang ating finished product. Hello, behind the scene! May lalagyan tayo at gunting. Hihingi tayo ng Thai basil sa kapitbahay. So, ayan ang Thai basil. Ang daming tanim ng aking kapitbahay. And guys, don't judge me. Pumunta ako sa bahay nila, sarado. Wala yung kotse nila, wala din yung kanilang motor. It means walang tao. So, hindi naman ako nakapagpaalam sa kanila. Hala nga, walang tao. Nagpaalam na lang ako sa puno. Sabi ko sa puno, tingin namang Thai basil. Sabi nung puno, okay, kumuha ka na. Ayan, char. Ayan, so nancheche tayo ng Thai basil. Nag-harvest tayo sa may tanim ng may tanim. So, don't judge me, ano mga lalabs. Dun sa unang video natin, andun yung video na nagsabi ako sa kanila. Kaso sarado yung door nila. So, kung mapapanood man nila ito, nagsabi po talaga ako, wala lang po talaga kayo. So, ayan. Thank you po sa Thai basil. Ayan. So, konti lang naman ang hinarpes ko dyan. Kasi nanghihinayang akong bumili sa market kasi konti lang naman ang kailangan ko. Tapos, ang dami nung mabibili ko, masasayang lang. So, ayan. Nag-harvest lang tayo. And gusto ko lang ma-experience na mag-harvest ng Thai basil. Harvest sa hindi mo tanim. Ganun. Ayan, cheche tayo ng cheche. Sana hindi magalit yung ano, yung Thai na kakotichur ko. Sorry po, Adjan Sunny, Adjan B. Thank you po sa Thai basil na to. Thank you. Ayan, ito na ang ating na cheche. Ayan, thank you for watching guys. Bye. Please like, watch and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.